para sa unang challenge. Susubukan ang kanilang galing sa pagsha-shopping sa ukay-ukay sa halagang 500 pesos. Ready rin ba kayo itong klase ng iba't ibang kultura? Maganda na ang takbo ng buhay ni Miriam lalo na sa kanyang napiling karera. Ngunit makalipas ang ilang taon, ginulat niya ang lahat nang bigla na lamang siyang magpakasal noong Enero taong 2004. Ang taas na ng career mo, nag-extra challenge ka. You were all over. Nag-showbiz ka, nag-host ka, you were in the morning show, meron kang adventure show, may travel show ka. Tapos biglang nagpakasal ka. Wow! Kahit ako noong time na yun, nagulat ako kasi you were at the top of your career and then you just left everything to marry this guy. Na iniwan ko lahat at pumunta sa ibang, sa abroad para lang sa kanya. Ganun na nga nangyari. During that time, I guess... You were so in love with... I guess I was burnt out from all the work. And I wanted to start my own family. And then? During that time, i-admit ko na, di ba nung nagsimula ako sa Binibini, nagpe-pray-pray pa ako noon. Pero at some point, na-distract ako sa limelight, sa fortune, napalayo ako kay Lord. Kasi napansin ko noong time na yon na you were all over, na para kang insatiable. Mm-hmm. Hindi ka masatisfy sa isa kasi you were parang jack of all trades kayo. You were doing this and that. Parang wala kang iisang niche. Kasi naghahanap ka, may hinahanap ka na hindi mo pa nakukuha. Back then, I was focused in show business. But you were not as happy. I was not. I was beginning to not be happy and not satisfied kasi I wanted to start my family. Because the man I was dating lived in Hong Kong and the only way we could be together is one of us moves. At hindi naman siya yung lilipat dito kasi ang business niya global. Hindi dapat ako yung lumipat sa Hong Kong. So iniwan ko lahat kasi akala ko yung pagmamahal ang magpapasaya sa akin. Yung pala, nung iniwan ko lahat, eh mahal ko rin pala ang trabaho ko. Yan. So, pero okay lang kasi naging decision ko yon. We hang out around the pool. Dito nagla-lounge ang asawa ko for sunbathing. Nanirahan si Miriam sa Hong Kong kasama ang kanyang asawa. Ngunit makalipas ang dalawat kalahating taon, natuldukan ang kanilang pagsasama. I traveled with him, I spent time with him. Unfortunately, yung pinili kong lalaki, eh, hindi pala siya yung tipo ng lalaki na na dapat makasama ko all my life. Siguro dahil immature ako noon and hindi rin siya ready, kulang kami ng intimacy and communication, emotional intimacy. And during the trying times of our marriage, hindi namin na overcome, hindi namin na naayos at napag-usapan yung mga challenges that happens in a regular marriage. Kaya hindi namin na pag-iisipan, hindi namin na resolve. And unfortunately, the marriage ended up in divorce. Were you traumatized by that experience? Oh, very much. 2.5 years, but I probably, kung narinig yun na yung sinasabi nilang dark night of the soul, na-experience ko yun within that marriage, on my second year of marriage. So, parang nagkaroon naman ako ng identity crisis. Pero, nung nagkakaroon kami ng challenges sa marriage, narealize ko, kung ako si Claudio Ron, ang wife ni Claudio Ronelli, bakit ganitong pakiramdam ko? Hindi ko nararamdaman yung dapat na maramdaman ng isang asawa sa isang marriage. So, siguro, yun yung isa sa ilang taon na nagamit para hanapin ko talaga yung sarili ko kasi na-depress ako. Naging suicidal pa ako at one point. Naging suicidal ka? Oo, nung umattend ako ng seminar ni Anthony Robbins sa Gold Coast. Tapos after nun, para bang ang dami kong mga kinulog na emotions na hindi ko na-express sa asawa ko. From then, lumabas siya. Yung grief ko, I feel like hindi ko na-grieve properly yung iniwan ko yung trabaho mahal ko, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, bayan ko. Tapos, basta iniwan ko lang. I just dropped everything. Para makasama siya. Tapos, yung expectations ko hindi ma-meet kasi mali pala. Hindi ko na iisa-isahin.
Pero may mga naging problema kami na hindi naman namin ma-resolve. So anong ginawa mo when you say na you became suicidal? Nagtangka ka magpakamatay? Hindi. Nasa tuktok ako ng building. Tapos parang may bumubulong sa akin na tumalun na ako. Kasi lahat daw ng mga problema sa buong mundo ay dahil sa kasalanan ko. Kaya pag tumalun ako at mamatay ako, matatapos na rin yung mga kasalanan ko. Oh, wow. Yung parang gano'n, may bumubulong na gano'n na, so, sino yon? Demonyo so ba yon? So, for a split second, you wanted to jump from that building? I didn't want to, but this voice was telling me to. Tapos, sabi ko, di, nakipag-debate ako dun sa boses na yon. Sabi ko, bakit sabi ng mga madre nung elementary ako na pag nag-suicide kami, kasalanan ng pagpapakamatay. Pag nagpakamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Mm-hmm. Gusto ko mapunta sa langit. Tapos, merong isa pang boses na nanggaling sa puso ko. Tapos, ang sabi, it was a very still, small voice. Ang sabi sa galing sa puso ko, if you kill yourself, it's not love. Pagmamahal ang hinahanap ko.